Okay, today in this video, I want to talk about flying drones dito sa Philippines. Let's talk about kung ano yung dapat mong i-expect and yung mga drone laws na nakita ko over the internet dito sa Philippines. But first, let me share to you yung worst experience ko in flying a drone. So, nangyari to last year, fourth quarter na ng 2018, I was helping a friend shoot sa UP Diliman. So, kinocover ko yung pag-shoot niya ng photography niya. And may biglang dumaan na mga hypebeast doon. Yeah. Tapos, nakita nila yung drone ko kasi maingay yung drone. Then, hinahanap nila yung may hawak na controller. And nakita nila ako. Then, nung nakita nila ako, lumapit sila, dahan-dahan lang naman sila lumapit sa akin. Hindi naman sila yung sobrang aggressive na tumatakbo na lumapit sa akin. Then, nung nakalapit na sila sa akin, pinalibutan nila ako. Kaya lang, yung mga camera gears ko are outside my bag. So, kinabahan ako na pag gusto nilang kuhain yung gamit ko, wala akong palag kasi sobrang dami nila. Then, buti na lang, yung gusto lang nilang mangyari is makuhaan sila ng drone footage. Kalimutan mo na yan, sige maglib. Kasi na-feature sila, na-feature yung mga hypebeast sa Jessica So a week before nun. Hypebeast! Yan ang gimmick ng ilang mga kabataan ngayon. So, yun. Parang gusto lang nila ng clout or attention. So, kaya sila lumapit sa akin nung mga panahon na yun. So, I guess that's enough for that story. So, January of last year, nakuha ko yung drone ko. So, this is a DJI Spark. Kunin ko lang. So, ayun. Just want to share kung ano yung mga dapat mong expect and yung mga na-experience ko dito sa pagpapalipad na itong drone ko here in the Philippines. I originally intend to use yung drone ko for B-roll footage for my videos. Kaya lang, since dun nga sa mga na-experience ko, it's hard to fly a drone dito sa city. So, hindi ko rin siya masyado nagagamit kasi most of the time, papaalisin ka lang ng guard if na-notice ka nila and ikaw yung taong kagaya ko na hindi masyadong sanay na you're getting too much attention sa street. So, flying a drone dito sa city is not also for you. These are some of the footage na nagpalipad ako ng drone and I got some shots. Kaya lang, pinalis ako ng guard. Hindi ko lang alam kung na-capture nung video ko yung guard. But I was kicked up sa South Mall, sa Arbor Square, sa Azur sa may Bikutan. Sa Intramuros, pinagbawalan din ako kasi kailangan din ng permit doon. So, ayun. If may napansin ka ng guard na lumalapit sa'yo when you're flying a drone, malaki yung chance or most of the time talaga, papatigilin ka magpalipad ng drone ng guard na yon. Yung mga unang pinagsasabi ko are both kind of negatives, but to share you some positive insights na pagpapalipad dito ng drone sa Pilipinas is pag nagpapalipad ka ng drone outside the city, sa province, so doon, flying a drone, endless yung opportunities mo to fly your drone there. Walang sisitas sa'yo, magsawa ka, kumuha ng footage mo, aerial footage mo. For me, the best kind of filmmakers na magkaroon ng drone dito sa Philippines are travel filmmakers kasi they usually shoot yung content nila outside the city. So, usually naman sa province nila kinukuha yung mga footage nila. Under my belt, nakapagpalipad na din naman ako ng drone outside the city. So, I have fly my drone sa La Union, sa Bacolod, sa Laguna, sa Boracay, sa Bataan, sa Baler. But also, isang beses pala ako nakapagpalipad sa city ng may permit. I was able to fly my drone sa FEU because I was helping my friend shoot yung baccalaureate mass nila last year of 2018. Now, let's talk about drone laws dito sa Philippines. Ano nagsimula magpalipad ng drone ko, I wasn't aware of any drone laws dito sa Philippines. Ang alam ko lang, obviously, is not to fly yung drone ko near airports. Kasi siguro parang yun ay obvious. But today, I want to share you yung research ko before I was doing this video. So, let's talk about it. So, dito, meron silang 6 na general drone laws dito sa Philippines. First is you can fly within 30 meters of a person who is not associated with operation of the drone. So,
para sa akin dyan, ang gawin mo na lang is palipadin mo ng mataas-taas yung drone mo, siguro mga 50 meters para wala ka within dun sa 30 meters na distance from any person na hindi associated sa iyo. Next dito is, you can't fly higher than 400 feet or 122 meters. So, ito, medyo hindi ako sure, pero kasi if you notice yung mga nagpapalipad ng drone over the mountain, may i-capture sila ng mga parang bundok-bundok, especially sa El Nido, Palawan. I doubt na 122 meters na yung altitude ng flight nila. You must fly during daylight hours and only in good weather conditions. So, ito, para na lang to sa safety mo. Ang mahirap kasi dito pag nagpalipad ka during night, yung mga puno, hindi naman umiilaw yun. So, malaki yung chance mo na bumangga dun yung drone mo kasi hindi mo sila napansin. And yung good weather condition, obviously, pag umuulan or sobrang windy, mahihirapan talaga yung drone mo to fly outside. Ito, nakalagay na, you must not fly within 10 kilometers of an airport or in areas where aircraft are operating. You may not fly your drone over populated areas. Respect others' privacy when flying your drone. Yung mga nahuli, parang ano na lang yun, self-explanatory. So parang take it for what it is, sa nakasulat, kung paano siya nakasulat. Siguro na-inspired lang ako dun sa mga shots na ako sa Boracay, kaya ako naisip gawin tong video na to. So I hope may nakuha kang informative about this video. And para sa mga individuals dyan na gusto kumuha ng drones para just to capture some content, go get it. Just be careful. So, ayun. Hope you got something good from this video. Peace. Bye. I'm out. This is a bonus part in this video. This is how you switch off yung drone mo while it is still in the air. Kailangan mo lang siya itilt pa ganun.